Isang kasunduan naman ang nilagdaan ng ASEAN Center for Biodiversity at Manila Observatory upang paigtingin ang pagtugon sa epekto ng climate change. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Lumagda sa isang kasunduan sa pamamagitan ng DENR, ang ASEAN Center for Biodiversity at Manila Observatory. Layo nitong humanap ng mga paraan upang mapangalagaan pa ang biodiversity sa harap ng lumalalang problema sa climate change. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ito'y upang laliman pa ang pag-aaral sa social, physical, cultural, and anthropological impact ng climate change sa bansa. What is important to us at this point is what the questions are, not so much as what the answers inevitably will be. So that process of exploration and inquisition, if you will, are among the concerns of the DNR as much as the impacts on the environment and the different ecosystems. Pagsasamahin ng mga eksperto ang mga impormasyon upang makalikha ng mga rekomendasyon. We hope that it will promote more appreciation on the role of biodiversity as part of nature-based solutions against impacts of climate change. Pagtutuunan din ng pansin kung paano magagamit ang biodiversity ng bansa sa paglikha ng scientific research na magagamit ng buong mundo contra climate change. Para pagka naggawa ngayon ng mga plano on addressing climate change impacts, maipapasok na nila yung nature dun sa equation. And bakit kailangan yun? Kasi mataas ang biodiversity natin dito sa Pilipinas. So sayang naman na hindi natin yan na-harness para sa protection natin. Ayon naman sa Manila Observatory, malaki ang magiging papel at responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan maging ng mga mamamayan upang mapagtagumpayan ang krisis na patuloy na kinakaharap ng bansa na dulot ng nagbabagong panahon. The battle is really local. No? We have a thing called global climate change. Siyempre, sa ating mga LGUs, kasi sila po yung nasa front lines. Hopefully, no, we will have good, effective policies that will help us respond. Joshua Garcia, para sa Bayan.